What's up? Kamusta mga Bok? This is Boktan. At welcome back para sa panibagong video. Ang pahayag ni Truman sa Pacquiao vs. Crawford. Pag-usapan natin yan mga Bok. Pero bago ang lahat mga Bok, don't forget to click that subscribe button at ang ating notification bell para maging updated kayo sa ating mga future uploads. What's up mga Bok? Mabilis ang update lang po tayo. Dahil pag-uusapan po natin ngayon ang naging pahayag ni Keith Thurman patungkol sa posibleng laban ni Manny Pacquiao. Pahayag nga po ni Thurman noong nakaraang Thursday, April 1, ay nagbigay ng komento ito patungkol sa posibleng magiging laban ni Pacquiao sa welterweight division. Ito nga po ay ang dalawang boksingero na si Terence Bud Crawford at Errol Spence Jr. Sinabi nga po ng former WBA-WBC welterweight champion na si Thurman ay mas delikado daw umano si Manny Pacquiao kung haharapin niya si Spence kesa kay Crawford pagdating sa 147 pounds. Original weight class daw kasi ni Errol Spence Jr. ang 147 pounds welterweight division, kumbaga mga Bok sanay na sanay na makipaglaban si Spence sa welterweight dahil ito naman talaga ang kanyang timbang. Habang si Terence Crawford naman ay nanggaling sa mas magaan at mababang weight class na super lightweight, kaya naman medyo bumagal ang kilos nito at mas madaling mapapagod dahil hindi naman ito ang kanyang original weight class. Gayunpaman, sinabi pa din ni Thurman na kahit sa sino ang makalaban ni Manny Pacquiao sa dalawang boksingero, ay siguradong sigurado na magbibigay pa din ito ng magandang laban. Pero para sa sariling opinion ko mga Bok, mas madaling kalaban si Errol Spence para kay Manny Pacquiao dahil isang offensive fighter si Spence. Alam kasi natin mga Bok na tinalo ni Pacquiao ang lahat ng mga offensive fighters na nakabangga niya sa kanyang boxing career. Habang ang pagiging technical fighter at madulas na fighting style ni Terence Crawford ay magbibigay kay Manny Pacquiao ng isang malaking challenge pagdating sa laban. Isang patunay nito ang naging laban ni Pacman kontra kay Adrian Broner. Hindi kasi nabubuo ni Manny Pacquiao ang kanyang combinations dahil sa likot at magalaw na fighting style ni Broner. Gayun din sa naging laban ni Pacman kontra Mayweather mga Bok. Kitang-kita natin dito na although may mga patama si Pacman kay Mayweather, ay kitang-kita natin na nahihirapan ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao ipatama ang kanyang mga suntok at combinations dahil sa nakakabilib na defensive style ni Floyd Mayweather. So yan po ay para lamang sa aking sariling opinion mga Bok, kasi hawak pa din ni Manny Pacquiao sa kanyang sariling mga kamao kung ano ang magiging resulta ng laban. Sino man kay Crawford o Spence ay siguradong magiging maganda pa din ang kalalabasan ng bakbakan. Yun nga lang mga Bok, ay sinabi na ni Sean Gibbons, presidente ng MP Promotions, na hindi lalaban si Pacquiao kay Crawford at naniniwala ito na hindi mangyayari ang laban sa pagitan ng dalawa. Pero sinabi din ng ESPN itong mga nakaraang araw lamang na inaayos na ang laban sa pagitan ni Manny Pacquiao at Terence Crawford. At ito nga po ay napapabalitang gagawin sa bansa ng Abu Dhabi. Napapabalita din kasi na si Manny Pacquiao ay interesado lumaban kay Mikey Garcia at kasalukuyan na daw umano inaayos ang contract para sa nasabing laban ng dalawa. Kaya naman litong-lito na ang mga boxing fans ngayon kung ano ba talaga ang nangyayari at kung ano ang tunay na balita. Talagang magulo ngayon ang balita sa boxing mga Bok, lalong-lalo na sa kung sino ba talaga ang susunod na makakalaban ni Manny Pacquiao. Lahat ng mga balita na yan mga Bok ay pawang balita pa lamang at wala pang official decision. Kaya maghintay na lang po tayo. Hanggang dito na lang mga Bok. Ano pong masasabi nyo? Don't forget to subscribe at laging tatandaan, basta Bok time, it's sports time. Maraming salamat mga Bok.